Isa ka ba sana i-stress sa mga nangyayari ating mga nabalitaan sa ating bansa sa Pilipinas? At kung gusto mo na mapasaya kahit naman lang na sandali ay samahan niyo po ako dito sa ating gagawan po ng reaction video at sisiguruduhin ko sa inyo na kayo po ay mapasaya at malimutan po ninyo kung ano man ang inyong mga problema kahit sa sandali lamang, lalong-lalo na po sa ating mga ka-OFW dyan na alam ko po na pagod ang ating mga ginagawang trabaho para lang po ay may padala po tayo sa ating mga pamilya sa Pilipinas. Kaya samahan niyo po ako dito sa aking gagawan po ng reaction video. Bago po yan, nais ko po muna na magpasalamat sa lahat po ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel, gilman sa aking Facebook feeds. At kung nagustuhan po ninyo ang aking mga ginagawang video o itong aking gagawin pong reaction video sa ngayon, ay paki-like na rin mga kasangga. At ito po, panoorin muna natin ang ating pong sinasabi na magbibigay po ng saya sa atin. Kahit sandali lamang ay maibsa naman yung pong mga problema sa ating buhay. Parang bilyar yan ah. Oo, oh, nagbibilyar ako. Nagbibilyar di pala ako? Pasok, di mo nakita. Ano ba yung problema? I-declare na ng ano eh. I-declare si ano si Boso yun dun eh. I-declare na ng Boso ng gera. Laban sa mga artist at sa mga influencer. Nag-declare na ng gera? Buti ang sama yun. Bakit yun? Oo, siyempre pinag-away niya yung mga tao eh. Ba't niya pinag-away? Una-una tol, Rendon. Ganyan. Ba't pinag-aaway mo yung mga tao, di ba? Oo, kasi. Sama naman. Ba't best na okay tayo dito sa Pilipinas, di ba? Tapos bigla mo pag-aawayin. Yeah, wala namang ginagawa yung mga tao, pinag-aaway mo. Di ba? Masama yun. Kailan niya sinabi yun? Ganyan yung umaga lang ata yun. Ganyan yung umaga lang? Kapo na ako. Masang kakakampi? Siyempre, boss. Kampi tayo sa kung ano, sa influencer. Influencer tayo eh. Influencer ka? Oo, boss. Ako, kakampi ako sa artista. Artista kayo, boss? Bakit boss? Hindi, pangarap ko yan eh. Ay. Pangarap mo maging artista. What pangarap pala niya maging artista kaya kagampi siya sa mga artista. Ang galing talaga nito si Aring Bangis. First old ako, balak ko ng mag-artista. Ang idol ko dati si ano eh, Richard Gomez. Bata pa lang ako, sinapapanood ko yung ano, love team nila ni ano, ni Julian. Si Julian Santos. Kailan mo ba yun? Oo. Oh, no. Si Julian. Kailap team yun. Eh, talaga pag napapanood ko, kinikilig ako. Ay, gusto ko talaga mag-artista. Hindi ko kakampihan kahit kapatid ko. Hindi, mali yung mga sinasabi niya. Artista na tayo. Siyempre, mali mo, kunin tayo. Mali mo, panahon ng Direct Bobot to. Hindi mo alam eh. Di ba? Eh, mali mo, biglang dumaan sa news feed ni Direct Bobot. Kunin niya. Uy, kunin mo to. Okay, okay to ah. Boss, pwede to. Pwede, boss, pwede. May tsura din eh. Hindi rin papatalo yung tsura, di ba? Oo, boss. Hindi rin eh. Boss, sabi kasi niya, ni Boss Rendon, pag napatunayan na mali siya, nangyari niya kay Michael B, nalawsa sila, magdidilig daw siya ng Facebook, sabi niya. Influencers are the new celebrities. Kapag napatunayan mong mali ako, magdidilit ako sa Facebook. Hirap yan, tol. Huwag ka magbibitaw ng ganyan. Kaya nga po, di ba? Pero alam ko, hindi na kaya gawin yun. Tol, hindi mo kayang gawin mag-delete. Hindi mo kaya yun. Imposible. Kahit na mapatunayan, hindi yan magdidilit. Grabe talaga itong si Haring Bangis. Hindi talaga niya pinabura ng kanyang kapatid na si Rendon Labrador at talagang hindi po siya naniniwala na magdidelete raw ito ng kanyang Facebook pagka naku ito nga si Haring Bangis talaga no? Hindi niya sinusuportahan itong kanyang mismong kapatid na si Rendon Labrador no? Paano na kaya ang ibang tao na alam po natin itong si Rendon Labrador ay parang umaasta na parang siya na ang siga sa mga influencer ano? Ako gusto mo ako na magpatunay eh. Mali siya eh. Bakit boss? Eh kasi yung mga artista hindi malala. Ayaw. Kasi magagaling umacting yan eh. Magagaling yan boss. Kasi rin hindi marunong umacting. Nakita mo ba yung acting? Talaga! Nais ako! Ha? Nakita mo? Parang ano diba? Hindi yung mga katulad mong acting, Rendon. Rendon Labrador. Yung mga ganong acting, yun yung mga panglaos talaga. Pero yung mga acting ni Michael B, hindi malalaos yun. Legend yun. Putsa. Putsa itong kapatid na ito. Hindi man lang minigyan ng kunting ano ang kanyang kapatid.
Yung mga ganong acting, kahit ako di ko kaya yung ganong acting, aminado ako dyan. Sabi kasi ni, ano, ni Boss Rendon, na hindi pwedeng ano doon yung mga, ano, mga content creator kasi dyan doon sila kumikita, syempre. Ganda ka, baka mabilaw ka pa. Sabi niya na huwag daw pakilaman. Oo, boss, huwag pakilaman. Kasi dyan kumikita yung mga influencer. Na ang pagiging content creator, influencer, ay negosyo yan. Influencer eh. Medyo may tama, pero medyo may mali. Kasi tama na dyan tayo kumikita. Oo, tama naman. Influencer. Diba? Tama yun. Pero ang mali, dapat din pakilaman. Alam mo bakit? Kasi siyempre pagmasama na yung mga impluensya ng tao, maraming mga kabataan na manonood na masasama. Pagkagaya nila. Kaya nga tinawag na influencer eh. Naiimpluensyahan yung mga tao. Lalo na yung mga kabataan. So kung ang influence mo ay masama, siyempre, dadami yung mga bad doings. Diba? Yung mga bad doings dito sa Pilipinas, dadami. Diba, Jay? Kaya dapat, yung mga influencer dyan, ayusin nyo yung content nyo. No, hindi mo pwedeng sabihin na okay lang yon, kasi doon kumikita. Hindi. Tama, kung mali na yung ginagawa, bakit mo tutularan? Tama. Am I right? You're right, boss. Tama. Ay, sayusin niya. Sige, sabi ako. Ay, sayusin niya, amo. Ha? Sige. Sige, naglalaro ko ng one ball eh. One ball, boss? Gusto ko yun yung one ball. Ayan mga kasanggano. Talagang napakasaya pong panoorin itong si Rimbangis, no? Actually, sa mga hindi po pala nakakilala, itong si Rimbangis po ay kapatid po ito ni Rindon Labrador, na alam po natin sa ngayon na itong si Rindon Labrador at si Idol Ventol po, Iki Bitag, ay parang may hindi nakakapag-intindihan po, no? May mga medyo masabi natin na sagutan na nangyayari po sa kanilang dalawa sa ngayon. Dahil nga doon po sa ginawa ni Rindon Labrador na pagbanat kay Michael B. At parang pinangaralan po ni Idol Bintol po. Ito pong si Rindon Labrador. Pero hindi po niya matanggap na pangaralan po siya. Kaya ay medyo naging usap-usapan ngayon sa social media ito pong nangyayari na parang paghahamon na no ng ano dumarating na pala sa hamunan at hinahamon nga ni Bintol po itong si Rindon Labrador na alam po natin malaki pong katawan ni Rindon Labrador di ba at hinahamon po ni Idol Bintol po na kung ano man ang gusto niya ay pwede po siyang puntahan doon po sa kanyang mismong lugar at may gym naman doon para malaman daw no kung gaano ba talaga itong katapang itong si Rindon Labrador dahil lahat lang po ay talagang kinakalaban na po niya ano, mga kasangga at hindi nga nakaligtas doon si Coco Martin. Una po niyang binira. No? Marami pa po na mga artista ang talagang binibira po nito nga si Rindon Labrador. At parang sabi nga ng iba ay nasobrahan na raw sa kakakain po niya ng kanyang motivational rice na tag 100 ang per cup. No? So kaya ay parang naging hindi na nakontrola ang kanyang utak sa pasobra sa pagkain ng motivational rice na kanyang binibinta. No? So, ano ang inyong masasabi patungkol po dito sa mga komento ng kanyang mismong kapatid na si Haring Bangis patungkol sa ginawa rin ng kanyang kapatid na si Rendon Labrador na kumbaga ay itong kanyang kapatid ay hindi talaga sumusuporta sa kanyang utol dahil nga ay sabi niya ay halos lahat na lang ay inaaway na hindi naman dapat niya gawin na aawayin po niya ang lahat ng tao para bang binibira po ni Rindon Labrador itong mga personalidad na may pangalan no lalong-lalo na sa industriya po ng ating mga nasa celebrities ay talagang yun ang parang tinatarget po niya lalong-lalo na yung may mga pangalan para po siguro ay siyempre pagka
yung mga may pangalan na mga celebrities ang iyong bibirahin ay may mga fans po yan. So, siyempre ay magkakabios po ang kanyang mga ginagawang content. So, para sa aking opinion, parang ganun siguro ang nais na mangyayari nitong si Rendon Labrador. Pero sa inyo mga kasangga, nasa inyo kung ano po yung mga comment dito po. At ito po ay pag-good vibes lamang para mawala naman po ang ating mga problema kahit papaano ay maibsa ng kunti. Okay? At see you po sa next video ko. Kung nagustuhan po ninyo ang aking mga ginagawang video, pakilike naman po para ay lalo po tayong gaganahan na gagawa pa ng ibang mga ganitong mga content na magpapasaya sa atin pong mga kababayan na alam po natin sa panahon ngayon marami po ang dinaanan po na problema. Okay, at God bless all of us.